Panginoon sa aklat ni Jude. At para po sa kaalaman ng marami, ang Jude ay nasa New Testament. Nasa kahuli-huli ang bahagi bago po ang Revelation ay Jude. We are going to talk about the whole letter of Jude. It's just 25 verses. But I will just be reading from verse 17. Verse 17 po tayo magbabasa, na babasahin natin from verse 17 all the way to verse 25. You ready? Amen. But dear friends, remember what the apostles of our Lord Jesus Christ foretold. They said to you, in the last times, there will be scoffers who will follow their own ungodly desires. These are the people who divide you, who follow mere natural instincts and do not have the Spirit. But you, dear friends, building yourselves up in your most holy faith, praying in the Holy Spirit. Keep yourselves in God's love as you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you to eternal life. Be merciful to those who doubt. Save others by snatching them from the fire. To others show mercy mixed with fear, hating even the clothing stained by corrupted flesh. Verse 24. To him who is able to keep you from falling or stumbling, and to present you before his glorious presence without fault and with great joy. To the only God, our Savior, be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ our Lord before all ages, now and forevermore. Amen. And everyone would say, Amen. Amen. May the Lord add more blessing upon the reading of His Word. Today, I would like to share with you from your bulletin the title of our message, Falling Stars. Mga bituing nalalaglag. Okay? When I was still young, we used to delight ourselves. Nung kami mga bata pa at pagkagabi at maliwanag ang buwan at napakaraming bituin sa langit. Wow! Napakaganda na maya-maya ay mayroong bubulusok na bulalakaw. Ang tawag po namin ay bulalakaw. At sa English, falling star. It is a beauty to behold a falling star when you look at the heavens. Kanya lang, pagka ang falling star na yun, alam mo ba na ikaw ay star? Alam mo ba na ikaw ay bituin? Na nagniningning? Sabi nga kita, bituin walang ningning. Alam niyo ba na sabi sa Bible, and I believe Daniel said this, and also, I think in the book of Psalms. And sabi po ni Daniel, the prophet, they that are wise shall shine like the brightness of the heavens, and they that win souls like the stars in the sky. You are a star. Amen? Amen? Sa pananaw ng Panginoon, ikaw ay bituin. And God takes pleasure in watching His creation. More specifically, ikaw dahil you are God's masterpiece. Yes. Amen. Kaya mo, masterpiece ka ng Panginoon. And so, balikan natin yung falling star. It is a beauty to behold in the night when we see falling stars. Pero kung ang falling star na yon ay hinahambing natin sa isang Kristiyano, it is not a very pretty sight. Isn't it? And yet, as a metaphor, alam niyo yung metaphor is figurative speech.
isang talinghaga, maraming beses na pong nangyayari sa church ang tinatawag na falling star. And you know what? Tulad ng lagi kong sinasabi sa inyo, I have been so privileged to be a pastor of many ladies like you. And many of you are really shooting stars. Okay? Many of you are shining stars. Kung ihahamin ko kayo sa ibang mga iglesia, I am so glad that I am your pastor. Amen! And I am so proud of you. Thank you, Lord. Ipinagmamalaki ko kayo. Amen! Kaya lang. Thank you. Over the course of the last 21 years that I am here in Hong Kong, I have seen many and I cannot count them already. Kuna mabilang sa dami ng mga tinatawag na falling star. Alam niyo yung falling star, saglit lang yan, liwanag niya, ang ganda. Pero maya-maya, wala na. Nang marami sa kanin, siguro may habang ito, kung tatanungin ko kita, gusto mo bang maging falling star? Walang sino man magsasabi, hindi ko gusto na maging falling star. And so today, nais ko nga na hindi ka malaglag, kapatid. Pakisabi sa katabi mo, sana hindi ikaw. Alam nyo, isa sa mga bagay na every time I go anywhere, even in the Philippines, I feel so proud because I am a pastor of a congregation na lahat ng member ko may trabaho. Alos karamihan sa mga member na nandito ngayon, graduate ng university. Amen! A lot of you are so smart, a lot of you are so endowed with abilities and gifts. And as your pastor, I don't want you to fall away. Kaya lang reality, nakakalungkot, and the most painful part of being a pastor is seeing people who have been with me for the last 15 years and suddenly they fall away. Isang pinakamasakit sa akin ay yung bang pinagkatiwalaan mo na napakatagal ng panahon, nagsama kayo sa dusa, sa lahat ng mga victory, kakatagumpayan. And then suddenly, mawawala. At mabuti sana kung ang kanyang pagkawala ay dahil sa isang napakalaking bagay, minsan walang kakwenta-kwentang bagay. Kung iisipin mo, parang ginto na ifinla sa toilet. Na lahat ng mga taon na pinagdaanan natin, pinagsamahan natin, ay makakalimutan mo na lamang sa isang iglap. And you are ready to flush all those things in the toilet. Falling stars. There are so many of them. Alam niyo ba na ang pangako ng Panginoon sa Jude? And I tell you, while I was reading Jude, para bang si Jude sumulat siya sa Lifeway. Itong aklat na ito, para sa Lifeway. Ngayong araw na ito, para ito sa Lifeway, para sa iyo, at para sa akin. And so, ang pangako muna, ang ating banggitin, sabi ni Lord sa verse 24, to Him who is able to keep you from falling. The God you are worshiping is able to secure your position. The God we are worshiping is a God who is able to keep you from stumbling. The God you are worshiping is able to preserve you until the day of His coming.
He wants to present us before His glorious presence without fault and with great joy. Kaya lang, the same Bible that says these things is the same Bible also that says in 1 Corinthians chapter 10 verse 12. Sabi ni Apostol Pablo, so the one who thinks he is standing firm, ikaw na nag-iisip na ikaw ay tumatayo na may katatagan, should be careful not to fall. And so isa lang ang ibig sabihin, bagamat may kapangyarihan ng Diyos, kayang-kaya kanyang itayo, kayang-kaya kanyang pangalagaan, kayang-kaya kanyang ingatan hanggang sa kanyang pagbabalik, ay ikaw at ako rin ay mag-ingat sapagkat ikaw at ako ay susceptible. Mas Tagalog yung susceptible. Ikaw at ako ay maaaring dapuan ng kung anumang masamang pag-iisip, lalong-lalo na pagka natatouch yung pride. Hallelujah. Ingatan mo na ang sarili mo na hindi ka malalaglag. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, ingat ka. Alam mo, ayoko sanang mangyari, ngunit nangyayari. Nais ko mong tumhayan natin ang anim na bagay na sinasabi sa atin ni Jude upang tayo ay hindi malaglag. How many of you really wanted to stand firm? Amen. Really, really, really? Amen. Okay. Sabi nila, wala raw nalalaglag. There is no such thing as a sudden fall. Wala raw nalalaglag ng biglaan. Okay? Yung last step is only the last of a series of steps. Yung kahuli-hulihan daw ng pagbagsak mo, na yung babagsak ka na talaga, ay yun ay nangyari dahil bago ka nakarating doon ay mayroong series of steps na ginawa ka para ikaw ay malaglag. Kaya hindi nyo ba alam, kahit na yung magbabakanay na tatalon sa building, sa napakarami nating nakikita na mga nagpapakamatay, hindi ka agad tumatalon. Para bang nag-iintay siya ng pulis. At pag naan niya na ang pulis, talaga namang hihikayatin siya na huwag ka na magpakamatay at hindi po yung ano, mahong sinasabi, tatalon ako. At karamihan ay natuloy na dahil nagulas. Mga kapatid, ngayon nais kong sabihin sa iyo, hindi ka nalalaglag, hindi ka nagbabackslide, hindi ka nawawala sa church nang dahil sa nagdesisyon ka ngayon kagad, ura-ura, dalis na ako. Bye, pastor. Amen. Hindi eh. And so, there is no such thing as a sudden fall. It is always a step by step. At yun ay pag-aaralan natin ngayon, na sana ay ma-recognize mo kaagad na ikaw ay malapit ng malaglag. Okay? Very few jump over. Most of them, karamihan daw, they just slide down. Slowly at first, and it is so easy, so gentle, so effortless. Minsan, gusto nating magpadaos-os. Kasi it is pleasant. They seem to enjoy the sensation. It is only when the pace began to accelerate terribly, and it is only when control is slipping away, that the enjoyment gives way to anxiety and alarm. Ang sintomas daw ng spiritual decline ay katulad lang ng ating bodily health. It generally commences with loss of appetite. Alam mo na may sakit ka, pagka wala kang ganang kumain. Yes. Hello? Again?
Meron akong alam, kahit may sakit, magalang kumain. Pero kadalasan po, ang may sakit, walang ganang kumain. Ganun din sa spiritual life natin. Ang may sakit na spiritual, walang ganang mag-pray. Walang ganang umatin. Walang ganang makisalamuha sa dating mga kaibigan niya sa Panginoon. And so, it is the loss of appetite, a disrelish from the wholesome food of prayer and reading the scripture and devotional books. Whatever you perceive the symptoms, be alarmed. Pagka hindi ka nakapag-pray kaninang umaga, dapat ay naaalarma ka. Kung hindi ka naaalarma, palagay ko, ay you have already a backslidden heart. Do you believe you can be present in the worship and still be backslidden? Yes. Alam niyo ba na pwede kang nandito pero yung puso mo wala? Hello? Yes. And so my friends, your spiritual health is in danger. Apply immediately to the great physician for cure. And some of you needs surgery para maalis yung tumor. Hello? Are you ready? Amen. Okay. There are 5 things. Seven. Pa, 6 lang. 6 lang yan. Kasi number 4 is wrong. It should be number 3, right? Okay? Did you notice that? Okay. So, calm yourself. It's just 6. Okay, hindi naman pala 7. 6 lang. Okay. The book of Jude was written, para bang si Jude sumusulat sa Lifeway. Amen? Habang binabasa ko ito, parang akmang-akma sa atin eh. And so that you will not fall, so that you will not become a falling star, there are 6 things that Jude wants us to do. Number 1, unang-una po sa lahat, you have to contend against evil concession. Ano yung concession? Compromise. Okay? Unang-una po sa lahat ay ipaglaban daw natin ang ating pananampalataya sa compromise. Sabi po ni Jude sa verse 3 to 4, I felt compelled to write and urge you. Napilitan akong sumulat at hikayatin kayo to contend for the faith that was once for all entrusted to God's people. So, ipaglaban mo ang iyong pananampalataya. My friends, faith is something that we need to nurture. Faith is something that we need to strengthen. Ang pananampalataya, pinalalakas. It is either the motivation must come from you or those around you. Kaya po, napakahalaga ng cell group natin. Because in our cell group, nagpapalakasan tayo. Now I hear that some of you are beginning not to attend your cell group meetings again. You are not a special person. Hello? Naririnig ko, mayroong iba sa inyo na dati naman umaattend kayo sa cell group, ngayon ay aayaw na. Sa kung anumang kadahilan ng kapatid, I urge you, katulad ng sinasabi ni Jude ngayong umaga, I compel you, I urge you, contend for the faith. Sabi niya, for certain individuals whose condemnation was written about long ago have secretly slipped in among you. They are ungodly people who pervert the grace of God into a license for immorality and deny Jesus Christ, our only sovereign Lord. Ingat po tayo because kailangan nating palakasin, kailangan nating ipaglaban ng ating pananampalataya. And minsan, hindi mo na kailangan lumabas pa sa church para lamang magkaroon ka ng katunggali. Ang katunggali mo nasa loob na ng church. Lalong-lalo na kung hindi kayo nagkakaintindihan. And many times, we are not even aware that the enemy is going to use us.
kahit na yung ginagamit, hindi niya alam na ginagamit siya. Sa pagtataas lang ng boses, alam niyo, ang lahat sa inyo ay nakakaalam na I wrote in my Facebook timeline this week, sabi ko doon, we are under attack. Panginoon, kung sunod-sunod ang pangyayari eh. And hindi ko na kailangan isa-isahin sa inyo. Sunod-sunod ang mga pangyayari, ang ating sagot, which is supposed to be the bastion of unity and brotherhood. Hallelujah. Napakarami sa inyo ay ginagamit ng Diablo para lang magkasira ang bawat isa. And hindi ko nakikita na ipinaglalaban nyo ang inyong pananampalataya. And this after the Lord has been using us, this church, in many ways. Again? Kailangan kong sumulat because I need the prayers of many. And my God, I was so overwhelmed by the response. Hindi ko akalain na ganun ang magiging response. That post generated almost 500 replies. A few people called me and prayed with me. Nakakabatid, you and I, hindi natin kaya ang ipaglaban ang ating sarili ng sarili lang natin. We need ang life support natin ay ang ating cell group. And if you do not have the same mind with me, kung wala kang ganung pananaw, kapatid, it's just a matter of time you are going to fall. Ikaw na hindi nag-a-attend ng cell group, it's just a matter of time you are going to fall. I'll say that again. It is just a matter of time. Pagka hindi ka nakikisama, we are a family. And how do we know your concerns? And how do you also contribute to the concerns of others? By this shall all men know that you are my disciples if you love one another. Hello? Ikaw na ang priority mo lagi pagkatapos ng church ay ang negosyo mo. Kapatid, hallelujah. Hindi kaya yaman dyan. You are going to fall. I'll say this again. Ikaw na pagkatapos dito ay magbebenta ng kung ano-ano. Ayun ay araw ng pamamahilan. Ito ay araw para sa Diyos, para din sa iyong kalusugan, spiritual at physical. You are going to fall. I am very sure of that. I was not born yesterday. Hindi po ako naging pastor ng Lifeway kahapon lang. 21 years na ako dito. This is my 22nd year. And I have seen so many fall. Napakarami ng falling stars ng Lifeway. Sana ikaw ay hindi ang susunod. Paano mangyayari yun? Kapatid, ipaglaban mo ang iyong pananampalataya. Sabi po ni John Calvin, those who fall away may have never been thoroughly imbued with the knowledge of Christ, but only a slight and passing taste of it. Sabi po ni John Calvin, ang karamihan daw sa nalalaglag ay hindi tunay na nakaranas ng knowledge of Christ. And that is the very reason why I am always saying in our cell group meetings, your cell group is designed for nurture. Hanggang hindi po nararanasan ng bawat isa ang tunay na kapangyarihan ng Panginoon at tunay na karanasan ng being born again, that person is more likely to fall in the next few weeks. You understand what I'm saying? And that is the reason why nung nakarang Sunday po ay we had 7 baptism candidates and
we baptized them doon sa church, and it was good, it was great. Kaya lang, lagi ko pong pinaalalahanan ng laging nagpapabautismo na this is not the end of your search, but this is the beginning. Kasi lagi, parang ang pakiramdam nung nababtize, she earned it already. I want you to know, you haven't earned anything yet. It is the beginning of your journey that is going to be as exciting as when you found the Lord Jesus Christ. Amen. Amen? Hallelujah. In the early 1900s, noong 1900s through 1960, isa sa pinakamalaking church sa Amerika ay tinawag na Broadway Presbyterian Church. And they have a powerful witness of the gospel of Jesus Christ in Upper Manhattan. Akakalain mo, ang membership nila is more than 1,000 people. This is the first, one of the first, ayon sa mihapna nito, ito ang one of the first mega churches in the U.S. Remember, the date is 1900 to 1960s. Hindi pa uso noon yung mga malalaking church, but they are so big. Akalain mo, nagkaroon ng change ang church na yon. A subtle change began to take place, a change in emphasis, and stole in as massive feeding programs for the homeless. Nagkaroon sila nagkaroon sila ng panibagong strategy, at magpapakain sila ng mga homeless. Napakaraming homeless sa Manhattan, and so they started a feeding program for the homeless, and suddenly in the next 5 years, from more than 1,000 people attending the church, they were reduced to 120. Paano nangyari yon? Okay? Paano nangyari yon? In the soup kitchens, prayers were not even offered over meals because they are concerned that some of those who are benefiting from the program will be offended by the prayers. So kahit na mag-pray na lang sa kinakain, pinakakain para sa mga homeless, hindi na nila magawa kasi na-offend daw yung pinakakain. Remember, these are vagrants. Okay? And it was discovered, and so after 5 years, from 1,000, more than 1,000 people, bumaba ang attendance nila, 120 na lang. And so they had to evaluate. They had to evaluate. And they found out na yung pinakain nila during the first year is also the same people that they are feeding after 5 years. There was no change taking place in their lives. What happened? The gospel of Jesus Christ had been surrendered. Again, ang emphasis hindi na word, hindi na gospel. Ang emphasis, feeding na. And then they all made this assessment. Free food doesn't change lives. Amen. I say that again. Free food doesn't change lives. Amen. I will extend that further. Selfies do not change lives. Pasyal doesn't change lives. Minsan, para lang masiyahan yung ating mga bagong dating, pinapasyal natin sila kung saan-saan. They will not change. Hello? My friends, hallelujah. We have to nurture faith. Yours and the other ones. Para na akong sirang plaka. Kanya lang, hindi ko pa rin nakikita eh. Hello? Para na akong sirang plaka, linggo-linggo na lang yata ay sinasabi ko ito. Don't get me wrong. Even in the days of Jesus, there are banquets. And Jesus used to attend banquets. But He is making those banquets as a springboard for the gospel. Amen. Hello? Amen.
I do not know. Wala akong narinig. If you have known birthday ko, alay ko, wala pa akong narinig. Meron na ba? When are you going to do this? Samantalang, kada may birthday, magpapakain pa rin naman kayo. You see, feeding, according to this one, World Magazine 26 of January 2002, free food doesn't transform lives. Hello? Just gathering together and have a happy moment doesn't change lives. You have to speak the gospel. Cell group leaders, you have to speak the gospel. You have to sit down to every person who has not yet received the Lord as Lord and Savior of their lives. Or, it's not only you who is going to fall, your cell group is going to fall. You understand? Hello? My friends, we have to contend against evil concessions. Lagi eh. We are sidetracked by many things. Mga bagay na sinasabi ko sa inyo are just strategies. Don't get me wrong. Okay? Bakit pa ako magbibigay ng pagkain sa airport ministry if food doesn't change lives? Yes, it doesn't change lives, but it connects with people that I want to talk to. You understand? So let us all change that perspective. The good things, the kindness, the acts of kindness that we do, we know for sure it doesn't change life, but it connects us with people. And when we connect with people, let us be sure that we connect them to the Lord Jesus Christ. You see? Ang mga tao, they need to hear the gospel more than once. There are some people that needs to hear it over and over again. Until such time, sabi ni Apostol Pablo, that Christ is formed in you. Hanggang sa ang Panginoong Jesus ay maging kamukha na ng taong iyon. Then we will rejoice together that we have contended for the faith. Then we will not fall. This brings us to the second. Contend against evil concession. Number two, be warned of retribution. Sana po ay ma-warn tayo ng retribution. Ano yung retribution? Punishment, judgment. Sabi po ni Jude, and the angels who did not keep their positions of authority, but abandoned their proper dwelling, these he has kept in darkness, bound with everlasting chains, for judgment on the great day. Now, Jude is giving us an example. Sabi po ni Jude, ang mga anghel, kung ang mga anghel, we're not spared. How many of you believe that angels are very close to God? Amen. Sila lang yung nakakarating sa throne of God, pabalik-balik eh. You understand? Napaka-close na nila sa Panginoon. And yet, okay, when they abandon their proper dwelling, nung inabandon na nila ang kanilang lugar, kapatid, nandito ka na, huwag ka nang umalis. Amen. Lalala ka pag umalis ka rito. Hello? Sinisiguro ko yan sa iyo. Lalo na kung aalis ka na masama ang loob mo. Okay? What? Huwag mong i-abandon na ang iyong proper dwelling. And sabi dito, this he has kept in darkness, bound with everlasting chains for judgment on the great day. In a similar way,
Sodom and Gomorrah and the surrounding towns gave themselves up to sexual immorality and perversion, they serve as an example for those who suffer the punishment of eternal fire. Now, I tell you, I was reading this and sabi ko, wow, these are hard, hard words that Jude is telling us. Hallelujah. I have been forewarning you. Yung ex mo, let it be that way. Ex. Huwag mo nang babalikan pa ang ex. Kaya nga, ex na siya eh. Ex. Hello? Do not abandon your place in Christ. Inihiwalay ka na ng Diyos. Sa kadiliman, ilagay ka sa liwanag, huwag ka nang babalik doon. Amen. Isang bagay pa, huwag mo nang sisilipin. Hugot pa! Yung iba, pasilip-silip pa rin. Alaala ng kahapon. Do you understand? My dear friends, do not abandon your proper dwelling. Inilagay ka na ng Diyos. Akalain mo yun? Bakit kaya nandito ka? How many of you believe dinala ka ng Panginoon dito? Yes! Tapos mamaya-maya, may nakagalit ka lang, aalis ka na. Huwag kang ganyan. Okay? Isipin mo yung napakaraming buwan. Lagi mo sinasabi sa akin, Pastor, bless na bless ako. May nakainisan ka lang, hindi ka na bless. Samantalang, ilang taon na tayo magkasama? Many of you do not appreciate the investment in spirituality that you have received. Many of you do not receive the blessings that you have received from this place. And pwede ba? Pag may kagalit ka dito, huwag mo isama ang buong church. Amen. Pwede ba huwag mo akong isama? Mahal naman kita eh. Mahal mo rin ako, sigurado ko yun. Amen. Eh bakit? Pag may kagalit ka, galit ka na rin sa akin! Galit ka na rin sa buong church! And then sabihin mo, magpapahinga ka lang? Ilang libong beses ko na napang narinig yan? Yan is that? Be warned of retribution. I do not know. Sabi ko nga sa inyo, napakarami ang mali sa life ko eh. Many of them I have never heard from. Siguro dahil dinilip nila ako sa friendship, sa Facebook, of course. That's natural. Pero, hindi ko na sila ma... Hindi ko alam. Wala na. Yung mga dating on fire na ginagamit ng mga yan, wala na. All because, may nangyaring walang kakwenta-kwenta. Yun na sa walang sahib. Minsan, dahil lang sa napakawalang kwentang bagay, nasaan ang sinabi ng Panginoon? Come, let us reason together. Nasaan ang sinabi ng Panginoon? Let us love one another. By this shall all men know that you are my disciples and you love one another. Nasaan ang sinabi ng Panginoon? Iwanan mo ang iyong alay sa altar at makipag-ayos ka. Bakit hindi natin ginagawa yun? Bakit hindi natin ginagawa? Nasaan? Para bang wala namin tayong narinig? Para bang wala tayong napag-aralan? Para bang hindi tayo lumago sa loob ng napakaraming panahon? Ingat ka kapatid, kung ang anghel hindi in-spare ng Panginoon, hallelujah, paano na lang tayo? And ikaw na pakiramdam mo, ikaw ay matatag. Pakinggan niyo ito.
Meron isang lalaki ang pangalan niya ay si John Ensley. Clay Kingsmith pala. Ang liakda ay si John Ensley. Si Mr. Smith, pumatay siya ng 5 inosenteng babae. Tao pala. 2 babae at 3 bata. Pinatay niya. He was in the influence of drugs. Katulad ba sa Pilipinas, may mga nagre-rape because they are under the influence of drugs. In May of 2001, sunakulong siya and he was scheduled to be executed. Celia Electrica. Now, merong isang reporter na nakipag-usap sa kanya, inupuan siya at in-interview siya sa isang maximum security unit. And he was asked why he had done this horrible crime. Even after a year, isang taon na ba na nangyari yun, hanggang ngayon, hindi pa rin masabi ni Mr. Smith kung ano ang dahilan at nakapatay siya ng 5 tao. This was a stark contrast to the man that Smith used to be. You see, Clay King Smith was once so deeply religious that he attended Central Bible College to become a preacher. Akalain mo, Bible College student siya, wanting to become a preacher. How is that possible? I can't understand what would cause a man to kill 5 innocent people. But I do know that Clay King Smith went from being a man in a Bible college pursuing ministry to a man on death row waiting execution. Smith failed to live a life with no exceptions. You see, when you enter into the kingdom of God, there are rules, there are things that you should abide. And there are many in our generation today, gusto lang nilang maging Kristiyano, but they on their own terms. You cannot do that. And so Clay King Smith lived with regret until the day he faced eternity because of a decision he had made. Smith, however, repented of his horrific sin. Doon mismo sa Marcel, na humingi siya ng tawad sa Panginoon. Kanya lang, he will never stand behind the pulpit again and proclaim the word of God because, hallelujah, he was executed. He made an exception that ruined his future ministry. Huwag mong gagawing exception na masalanan. Huwag mong sasabihin, ngayon lang naman. Huwag mong sasabihin, magpapahinga lang naman ako. Huwag mong sasabihin na, hindi lang naman ako ang gumagawa nito. Marami kami. Huwag mong sasabihin, napakarami pang ibang church na mapupuntahan. Hindi lang ang Lifeway. I do not know with you, my friends. But punishment is always there. It is not the severity of punishment that will act as a deterrent. Hindi daw dahil sa bigat ng ipapataw na parusa na ang tao ay takot. No. Takot ang tao dahil alam niya na pag nagkasala siya ay hindi pwedeng hindi magkakaroon ng punishment. So it is the inevitability or the sureness or the certainty of punishment that you and I must be afraid. How many of you believe that God is just? Amen. Ang Panginoon, siya ay just. Okay? Hayaan mo na ang Panginoon ang siyang dumipensa sa iyo. Huwag mong dipensahan ang sarili mo. Ipagtatanggol ka ng Diyos. Kaya lang, the moment na ikaw na magtatanggol sa iyong sarili, hahayaan ka ng Diyos. At may consequence lagi, baga lagi natin pinagtatanggol ang ating sarili. Amen? Lalo na kung ikaw ay nasa pagkakamali. This brings us to the third. So that you will not fall away, so that you will not become a falling star, beware of rebellion. Ang
okay? Beware na sa, alam niyo, ating puso napaka deceitful. Hindi natin alam na tayo pala ay nagre-rebelde na sa Panginoon. In the same way, on the strength of their dreams, these ungodly people pollute their own bodies. Dinurumihan nila, dinudungisan nila ang kanilang katawan. They reject authority. And they heap abuse on celestial beings. Yan, meron siyang example na ginawa. Even Archangel Michael, when he was disputing with the devil about the body of Moses, did not himself dare to condemn him for slander, but said, "The Lord rebuke you." Alam mo si, si anghel daw na si Michael, habang nakikipag tagisan siya ng argumento patungkol sa katawan ni Moses. It seems to be that when Moses died, Michael wants to have the body of Moses, and the devil wants also to have the body of Moses. And so meron silang argument. And sabi dito, Michael did not even dare to condemn him for slander, but said, "The Lord is going to rebuke you." Kanya lang, yet these people slander whatever they do not understand, and the very things they do understand by instinct, as irrational animals do, will destroy them, woe to them. They have taken the way of Cain. They have rushed for profit in Balaam's error. They have been destroyed in Korah's rebellion. I want you to notice three examples there. Cain murdered his own brother just because nagsiselos siya. Ingat po kayo kapatid, lalo na kayo na approaching seniority. When I say that, somehow people with the age of 50 to 60 or 70, meron na tayo nun dito sa church. Hello? Minsan, ang dahil sa ating insecurity. Okay? Huwag kang maging insecure, kapatid. God has His hold on you. Amen. God will take care of your future. Amen. Huwag mong sirain ang iyong pagtanda ng one undisgraceful move. Kadalasan daw sa mga ganong age range, huwag kang magalala, kasama mo ako. Okay? Between 50 to 60 and above. Okay? Nagkakaroon tayo ng insecurity. Hindi ka lang napansin, dumating ka na pala, masama ang loob mo. Hello? Hey, alam ko naman dumating na, kaya lang, hindi lagi pagdating mo, ay sasabihin ko, nandito na siya, no? Tayo-tayo lahat, nandito na siya. Yun na saan? Alam niyo ba? Na si Cain, galit, dahil hindi pinansin ni Lord ang kanyang offering. Okay? Kaya kayong mga kulang sa pansin. Delikado kayo. It's just a matter of time, you are going to fall. Hello? Yung mga tipong nagbihis ka na maayos, tapos naglagay ka ng dumplings pagdating mo sa church, wala man lang nakapansin. Hindi ko pinapansin. Ayan? Pinunan mo na ng selfie at lahat, ipinost mo na sa lahat ng website. Wala pa rin. My friends, nagtatawa kayo, man. It is going to come on your time. And lagi, let me say this. Lagi ko sinasabi, hindi lang ako ngayon pastor ng Lifeway. 22 years na po akong pastor ng Lifeway. Napakarami po sa inyo. I working to impress me. Please do not. There is only one person that you need to impress, and I want to impress him too. Yes. And his name is Jesus Christ. Yes. Mag-disappoint po kayo sa akin eh.
trying hard ako na mapansin ko lahat ang ginagawa niyo para lang magkaroon tayo ng peace. Kaya lang, hindi ko magagawang pansinin lahat ang napakagandang ginagawa niyo. Madi-disappoint kayo kung piniplease ninyo ako. Pero masisiyahan kayo at magkakaroon kayo ng kagalangan kung ang ipiplease ninyo ay ang ating Panginoon. Amen! Hallelujah. Beware of rebellion. Yun ang nagiging dahilan. Mga walang kabagay-bagay. And yet, pinatay ni Cain si Abel lang dahil lang sa hindi tinanggap yung kanyang offering. Magkano lang ang value ng offering? Hello? Vegetables lang yun. You understand? And I have experienced that many people would even go to greater lengths than much, much cheaper things. And then they have rushed to the prophet of Balaam's error. Kasalanan ni Balaam? Gusto niyang kumita. Okay? Kapatid, lahat ng sabi nga po ng salita ng Panginoon that the love of money is the root of all evil. And it destroyed Balaam, a prophet. Hello? Kamakailan pa lamang ay nagkaroon tayo ng kaguluhan ng dahil lamang sa pera. Gustong kumita ng isa. Gustong mag-recruit. Hallelujah. And then, maya-maya, gulo na. Ingat po tayo. Hello? Mabuti sana kung sarili mo lang ang madi-destroy. Napakarami po. Maliwanag po. And then, the last is Korah's rebellion. Ito namang rebellion ni Korah, ito rin isa pang kulang sa pansin. Gusto niya na siya rin ay itaas. Sabi ni Moses, hindi ba itinaas ko na nga kayo? Bakit iniisip ninyo na ang posisyon na meron kayo ngayon ay mababa pa? Hallelujah. Hindi ba't kayo ay pinili na ng Diyos? Ay, inaway nila si Moses. Alam niyo kung ano nangyari sa kanila? Sa galit ng Panginoon, nabiyak yung lupa. Nalaglag. Ay, yun ang talagang falling away. Falling down. Hindi na nakita uli eh. Kasi nagtakip yung lupa. Ibinawas niya. Para bang sabi ng Diyos, ayaw ko nang makita ang mga taong ito. Naglaho. Hallelujah. Meron pang isang character. Ito kilala niyo lahat. Siya ay si Joseph Stalin. Hindi nyo rin kilala si Joseph. O talaga? Okay. Si Joseph Stalin po ay isang si Tsar ng Russia. Okay? Si Lenin, si Stalin. Ito yung, they are Marxist dictators of USSR. USSR pa noon, United Soviet Socialist Republic. And Stalin is one of the ruthless presidents that ever lived in Russia. Yung ibang mga ngayon si Putin, they are accusing him of killing his political detractors. Ito si Stalin, hindi niya itinatago, pinapapatay niya talaga ang lahat ng mga kaaway niya sa politiko. Nung mamamatay na siya, sapagkat lahat tayo ay mamamatay. When he was already on deathbed, ayon ito sa kanyang anak na sumulat ng memoir patungkol sa kanyang tatay. Sabi ni Svetlana Stalin, the daughter of Joseph Stalin, nandun siya sa tabi ng higaan nung tatay niya na naghihingal. Akalain mo, on his last breath, bumangon! Bumangon dun sa bed, nakaupo siya sa bed. At na humihingal siya at he begins to curse God with a fist. Nagmura sa Panginoon at ginaganon daw niya ang kanyang kamay. Pagkatapos na magmura, bumagsak sa bed, patay. Ngayon,
ang nakakapagtaka ay ganito. Lenin had earlier, Stalin, Stalin was also a Christian before he became, in fact, he is a devoted Lutheran, churchgoer. And there was one time in his life na he wanted to be a minister of the gospel. Whatever changed, hindi natin alam. As he was lying there, his one last gesture was a clenched fist towards God. His heart as cold and hard as steel. My friends, let us beware of rebellion. Alam mo pa naman, pagka nag-rebelde ka sa Panginoon, lagi ko sinasabi sa inyo, I pity those who are angry with me and they begin to rebel. Hindi dahil sa I am worthy of rebelling. No. What I am afraid of is what is going to happen as a consequence. Now you see, kung ako ay kinikilala mong pastor for many, many years, and then dahil lang sa isang walang kakwenta-kwentang bagay, magagalit ka. At hindi pa ako ang ang may kasalanan at iba pa. Ano kaya ang damdamin ng Panginoon? How many of you believe that the Lord takes care of the church? Amen. Kung ako nasasaktan, hindi kaya nasasaktan siya na may-ari ng iglesia. Kung ako nalulumo, kung ako nagkakaroon ng kapainan ng dahil sa'yo, hindi kaya yung tumawag sa'yo, hindi kaya siya nalulumo. Ingat ng kapatid, beware of rebellion. In December 25, 1908, there was a town in Sicily. It's called Messina. And the sin of that city is so great. In fact, it was home to many wicked religious people. They do not believe in God. And in December 25, 1908, there was a newspaper published in Messina, one whole page advertisement of a parody. When you say parody, it is a statement that tells a sarcasm or a sarcastic statement about God. And then below there was a challenge. If there is a God, let him make himself known by sending an earthquake. This is how wicked these people are. Kung tunay na may Diyos, sige! Padala siya ng lindol. 3 days later, in December 28, the city and its surrounding district was devastated by a terrible earthquake. It killed 84,000 people. Hallelujah. I remember the rock group from England. What's that rock group again? The Beatles. They said, we are more popular than Jesus Christ. And they became history. All of them died except one. My friends, let us beware of rebellion. This brings us to number 4. Be concerned of reputation. Now, nakikita niyo ba yung mga naka-underline dyan? Can you count how many of them? 5, 6. There are 6 reputation of these people. Now here, these people are, number 1, blemishes at your love feast. Okay? Sila ay dungis sa inyong mga
feast, kasiyahan ng pag-ibig. Amen? Gusto mo ba yun ang maging reputation mo? Alam niyo, lagi kong sinasabi ito sa inyo. Kung aalis ka or if you are going to fall, whether you like it or not, pag-uusapan ka eh. Kung sa ibig, pag-uusapan ako sa church, hindi ka pag-uusapan hanggang hindi ka aalis. Pag umalis na, pag-uusapan ka na. Kasi may magtatanong, nasaan na si ano? Ay! Yung babae niyon. Ang kapatid na yun. Tapos may iilip. Amen? You understand? Or, nag-iwan ka ng napakagandang testimony, naging pagpapala ka sa marami, marami ang magsasabi, ay, nami-miss ko si ano. Hello? Alin ang gusto mong reputation? Yung nami-miss ka? Or, hindi ka nami-miss? Dahil wala akong pakialam. You understand? Hello? When I say be concerned of reputation, not only yours, kapatid. Buwan-buwan na yata ay may pinagsasabihan ako sa Facebook. Sis, paki-delete nga ng posting mo. Tapos, ang response, napakaraming. Minsan yung nagpo-post, hindi niya alam eh. Anong problema, pastor? And then ipapaliwanag ko anong dahilan. And then sabi niya, pastor, hindi naman ganun ang intention ko. Sabi ko, hindi nga ganun ang intention mo. Pero, ang lalo na yung kagalit mo or yung hindi maayos ang relationship sa'yo, i-interpret niya na pinatatamaan mo siya. Ganern ba yun? Hello? Kapatid, nandito ka, and siguro naman, over the last few months, I am your pastor. Wala akong intention na sirain ka. Hello? And let me tell you this, 22 years na po akong pastor dito, ni isa sa inyo hindi po hininga ng isang botelya po. Amen. You understand? Amen. Ni hindi ako nagpahambing sa inyo. Wala po akong healing ministry. Hello? Amen. Kung meron man akong nahilingan sa inyo, abay magsabi ka. Hallelujah. Hindi ko intensyon na ikaw ay siraan. Masang ganyan ka sa akin si pastor, nakikialam sa aking mga private life. Kapatid, yan ang business ko, makialam sa private life mo. Let us be clear about that. Amen. Kung nakikita ko na ikaw ay nabubulit sa kasalanan, hindi ba kita pakikialaman? Amen. Kung nakikita ko na meron kang affair, may asawa ka, hindi ba kita pakikialaman? Pakikialaman kita? Amen. You understand? Yan ay magiging responsibility ko sa Panginoon kung hindi kita pakikialaman. You understand? Hallelujah. And so, here, sabi ng salita ng Panginoon, let us be concerned of reputation sapagkat kapatid, ang dala mo, hindi lang reputasyon mo, kundi reputasyon ng iyong pastor, reputasyon ng buong iglesia, reputasyon ng Diyos. Amen. Few years ago, meron tayong isang member, huwag niya nag-isipin kung sino siya, hindi mabayas. Wala nakakalang. Ay, lumipat sa ibang church! Pagdating nun, mabuti mayroon pang pastor na nagtatanong. Kakaiba itong pastor na ito, tinanong siya, saan ka galing? Ay, Kristiyano ka na eh, kasi alam na alam mo mga kanta namin.
Saan ka galing? Niya ay sa Lifeway po. Uy, kilala ko ang pastor mo. In fact, kaibigan ko ang pastor mo. Bakit ka nandito? Nagpapalamig lang. Sabi na yung pastor, ginawa mo pang palamigan ang church namin. Kilala ko ang pastor mo. Ang church ng pastor mo, higit na mas mainam kaysa sa amin. Ang pastor mo, mas magaling kaysa sa akin. Balik ka sa church na yun. Eh, yun ang sinabi niya sa akin, ha? Bumalik! Again? Kasi ang sabi niya, mas malob niya sa kanyang pastor, sabi niya, kung ano man ang sinabi sa iyo ni Pastor Wendell, para yun, sa kabuti yun. Amen! Praise the Lord sa mga ganong pastor. Amen! Alam niyo man, sa 22 years, yun pa lang ang pastor na nakita ko na nagsabi ng ganon. Kapatid, nasa maayos ka na. Kung, huwag ka na pumunta sa hindi maayos. And I do not think na pagpapalain ka ng Panginoon sa iba. Lalo-lalo na kung hindi maganda ang iniwanan. Okay? And so sabi na ni Jude, sila yung mga blemishes sa inyong love feast. Ha? Eating me with you without the slightest qual. Okay? Nakikikain sa inyo na walang kinik. Minsan hindi pa nagko-contribute. Tapos kumain, hindi man lang mag-inis. Takbo na. Pag prayer meeting, ayaw umatid. Pero pagkain, present lagi. Bakit sabi sa katabi mo, magpakain ka naman. Next, sabi po niyan, shepherds who feed only themselves. Ay, para ito sa mga cell group leader. Ikaw yun. Okay, sana hindi ikaw yun. Then, pangatlo, ulap na walang ulan. Okay? Bahala na kayo mag-interpret. Ano yan? Mga ulap na walang laman. Ang apat, mga punong kahoy na walang bunga at uprooted na. Again? Twice dead. Dalawang beses nang kamatay. And then, panglima, wild waves of the sea. Sila raw yung mga wild na mga alon ng dagat foaming up their shame. And the last but not the least, wandering stars. Between nga, pero palipat-lipat. Wandering stars. For whom the blackest darkness has been reserved forever. My friends, hallelujah. This is the word of the Lord. May our reputation bless the generation after us. May the way we behave bless those people after us. May we leave a legacy that is worth keeping. Hallelujah. Sana, kapatid, mag-iwan ka ng napakagandang alaala. Amen? Praise the Lord. Number five. Okay pa kayo? Yeah. Number five is fear the Lord's visitation.
para hindi ka malaglag kapatid, katakutan mo ang pagbabalik ng Diyos. Enoch, the seventh from Adam, prophesied about them. See, the Lord is coming with thousands upon thousands of His holy ones to judge everyone and convict all of them of all the ungodly acts they have committed in their ungodliness, of all the defiant words ungodly sinners have spoken against Him. These people are grumblers, fault finders. Hallelujah. Ang mga tao ito, mareklamo, naghahanap ng kasalanan para maisumbong sa iba. They follow their own evil desires, they boast about themselves, flatter others for their own advantage. Kayo ba nakaranas na ng date? Yes. Lahat na nakaranas ng date, asang kami? Nahihiyaya kayo naman. Do you still remember your first date? Yes! Pakagandang alaala, no? Okay. Now, magaling. Pero isang napakagandang babae, he's a young lady, he was getting ready for a first date. First date. And so, dahil first date, nag-absent siya sa trabaho. Ganun ba importante sa kanya, yung first date? Nag-absent siya dahil sabi niya, yung first date ko, darating sa bahay, gusto ko malinis yung bahay. So simula sa loan, ilinisan niya yung loan, nag-lawnmower siya, and then, nilinis niya buong bahay. Sabi niya, ayokong first impression is lasting. Diba? And so nilinis niya lahat. And, kasi, sabi nung ka-date niya, magiging ka-date niya, we are going to have a dinner, movie, and then after that, I'm going to bring you to an exclusive downtown restaurant with live music, and I have asked people to serenade us during our meal. Okay? Candlelight. Galing. And so, wanting to make a good first impression, she had taken the day off, she cleaned her apartment, she went out that afternoon to have her hair done. Talaga, nagpa siya. Nagpa-salon siya. Again, pinaayos yung kanyang buhok, manicure, pedicure, and you know, all the works. Now, si pagkatapos noon, dumaan pa siya sa department store, bumili siya ng special dress for the occasion. She did not left anything unturned. Okay? She did her makeup, put on her best dress, and waited for the date's arrival. The expected arrival came and went. She continued to wait patiently. Finally, after an hour, she decided the date is not coming. She took off her dress. Inalis niya yung hairpin ng kanyang buhok. He let her hair down, put on her pajamas, gathered a favorite junk food, sat down and watched TV with her dog. Hindi pa nakaka 10 minutes, may kumatok. Amen? And so, nung kumatok, binuksan, and lo and behold, her day! He was like a knight in a shining armor. Wow! Ang sabi nung kaday, oh my goodness! I have given you an extra 1 hour
and you are not yet ready to go. Sinadya pala nung atin na bigyan ng isang oras na palubit para makapaghanda. Kung ako yun, 2 oras. Ayan, 2 oras ang kailangan ni Lord. Nagtatawa kayo, but that is exactly the story of our life. Our day is coming. Are you going to be ready? When our date is coming, let him not find us nasabukot ang iyong buhok. Hindi ka man lang naglagay ng lipstick at napakarumi ng iyong apartment. Narating na ang Panginoon. Binibigyan niya tayo ng palugi. Panginoon ko, pagka kayo na, ako na mahilig magbasa ng international news. Alam ko ba, lagi ako nanlulumo pagkatapos ng pagbabasa ko ng news. Simula sa Amerika hanggang sa Middle East, hanggang sa Pilipinas. Oh, Pilipinas. Lagi ko sinasabi sa inyo, nasa panahon tayo na ang mali, tama, ang tama, mali. At palaon ng palaon, hindi na natin nag-deserve kung ano ang tama o hindi. Sabi po ng salita ng Panginoon, in the last days, iniquity shall abound. And the spirit of lawlessness is going to be unleashed. And I have never seen lawlessness like this before. I have never seen these despicable things being shown like never before. Ang tao ngayon ay talagang wala ng hiya. Hindi na talaga nahihiya. Hindi na nagbablush. And it is creeping in our churches. Hallelujah. Meron iba, ipinagmamalaki pa ang kanilang mga flame, ang kanilang mga kung nakailan na sila ng asawa. And it is despicable. Hallelujah. My friends, will you be ready for His return? Will He catch you unprepared? Do not allow the Lord to return. Do not allow yourself to be found out by Him who is coming in the middle of a controversy. You will find yourself in a very, very dangerous position. Settle with your adversary quickly. Hello? Settle with your adversary quickly. Kung hindi man kayo pwedeng magka-reconcile, at least magkaroon kayo ng unawaan. Okay? Hindi na tayo ganun ka-close as before. Kaya lang gusto kong malaman mo, love you. Kaya lang ayoko nang masaktan uli. Meron tayong boundary. You understand? That is not only being professional. And many of us are professional but not culture. So, anong kaiba nun? Graduate ako ng isang universidad sa Pilipinas. Alam mo, iba kasi yung professional ka, graduate ng isang universidad, pero hindi culture. Anong ibig sabihin ng hindi culture? Walang kultura, hindi naman. Walang magandang asal. Okay? You understand? Maaaring punong-puno ka ng dulo, pero walang kagandahang asal. And it is not even just like that. It is your spirituality. May natutunan ka ba sa salita ng Diyos? Why are you behaving like pagans? And Jesus is coming soon. Bakit tayo nagbe-behave na parang mga pagano? Ngipin sa ngipin! Mata sa mata! Eyeball to eyeball! Ba'y mabubulag kayo?
The last but not the least. Last na lang. Pakisiko mo yan. Okay? The last but not the least, number 6. So that you will not fall like falling stars. Engage yourself in edification. I-engage mo ang sarili mo, palakasin mo. Hallelujah. In the heat of an argument, wow, ang dating kaibigan mo has become the worst enemy of all. Begin, ibalik mo ang mga alaala. Nung nag-uutangan pa kayo. Ibalik mo yung mga magagandang alaala, pinahihiram ka niya, pinagpipray ka niya, makain ka sa isang plano, sinusundo ka niya sa airport, sa MTR, lagi kayo nagsiselfie, buksan mo yung mga album mo, and then alalahanin mo yung mga gandang ginawa niya sa iyo, and then you will be able to conclude, hindi naman pala siya ganun kasama. Amen? May pinagsamahan na rin kami. Amen? Alam niyo ba kami ni Pastor Ness? We go back 20 years. Hindi ibig sabihin hindi kami nagkakasakitan. We do. Ayan? And maraming beses ako yata nakakasakit sa kanya. Alam niyo na. Ako yung tipo na, alam mo, sa mess, di yata maganda yung ginagawa mo eh. Ano yun eh. Okay, bakit mo naman nasabi yun? Remember, he is 15 years my senior. You understand? And, you know, hallelujah. And we go a long way. Minsan meron kaming hindi kibuan ng ilang weeks. Nag-iintayin kami kung sino munang tatawa. And you know what? Akin siya naman sabihin, siya yung laging unang tumatawa. Okay ka ba? Okay naman. Kape tayo. My friends, napakarami po natin magagawa in unity. Alay mo, yung, alis na ako mamaya ang gabi. Pumunta sa Palawan. Hanggang sa kahuli-huli ang sandali. Pati smart, hindi kami nanghingi sa smart, ha? Alay mo, biglang tumawag yung may-ari ng, yung manager ng smart. We want to help. I'm giving you 10,000! Siguro nakikita nila dun sa Facebook page natin, people calling me. I want to be a part of your mission. Here's 500 Hong Kong dollars. Every now and then. And we have, nagpa-increase na kami. Sabi namin, 150 persons lang. Sabi ko, pwede na 175. Amen. Persons are going to come. Pray with us. Now, sa inyong bulletin, nakalagay dyan, we will have a 1 week prayer and fasting. Pray with us. Alam mo ba? Alam niyo ba na the only reason why the enemy is at work at kayo ang ginagamit kapatid, Panginoon mo. I was so busy this week because bago ako makaalis, hindi katulad niyo kung gusto niyo umalis, kahit mamaya ang hapon, boom, wala na. Ako gusto ko mang umalis, hindi ako makaalis, kagad! Kailangan gawin ko pa muna ang tatlong bulletin for the next 3 weeks. Kasi ako sinong gagawa nito, sinong gagawa niyan. Hallelujah. And then suddenly, these arguments are going to pop out here and there. Kapatid, we are going to do a great work this year.
Hindi lang pera ang nagbo-volunteer. Tao din nagbo-volunteer. Amen. Sabi sa akin ng tatlong pastor na, nagsabi sa akin, Pastor, pwede bang isama mo ako next year? Wow, praise the Lord. Alam mo itong mga pastor na ito, sa kauna-una akong pagkakataon, sila ang gagastos sa sarili nila. Magre-raise pa sila ng fund para lang sumama. Praise the Lord. And ni isa sa kanila ay hindi ko sinabihan, sumama ka sa akin. Okay, so, nilagay ko lang yung vision. Sinong gusto sumama? Up to you. Kaya lang, mag-raise ka ng pera mo, pamasahe mo. Wala kang honorarium na tatanggapin doon. At tumulong ka sa pag-i-sponsor ng mga pastors. And you know what? Hallelujah. I think we will have a delegation of pastors next year. Yes. And probably we will double the size, not only 150, we will have 300. Hallelujah. Kapatid, when God is at work, the enemy is going to work also. Yes. And he is going to select the most vulnerable one among us. And he is going to create a sphere to distract us. Ha! By the way, nakatanggap na ako ng formal invitation sa Uganda. Wow! Hindi pa ako nagsabi ng oo. Hallelujah. Again, I did not say yes yet. That will be at 3 days in July. July 13 to 15. I'd like you to put that on your calendar. I still do not know if I'm going. There's still some things that I want to iron out before I go, before I inform the one inviting me that I will go. Can you please include that in your prayer this week? Yes. Okay? Pwede ba na hindi muna tayo gagamit ng mga mobile phones and everything? And can we just devote a time in prayer to God? In the last times, there will be scoffers who will follow their own ungodly desires. These are people who divide you, who follow mere natural instincts and do not have the Spirit. But you, dear friends, build yourselves up in your most holy faith. Again, kanina, contend for your faith. Ngayon naman, build your faith. Palakasin mo, kanina, ngayon naman, laguin mo ang iyong banal na pananampalataya, praying in the Holy Spirit. Hallelujah. Keep yourselves in God's love as you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you to eternal life. And then he said this, kahabagan mo ang mga nagda-doubt. Kahabagan mo yung nag-aalinlangan. Iligtas mo ang marami sa kanila sa apoy. To others, your mercy. Dagdagan mo raw ng pagkatakot ang iyong mercy. Hate the cloth stained by corrupted flesh. My friends, this is our ministry. Huwag mong alalahanin yung sarili mo lang. Alalahanin mo ang buong iglesia. It's about time. Hallelujah. Lalaki tayo. Lalago tayo. Amen. Aalis tayo sa lugar na ito sapagkat hindi na tayo magkakasya. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mangyayari yun kung ang bawat isa sa inyo, palalaguin nyo ang inyong pananampalataya. Be involved. Huwag nyo yung bigyan ng kabigatan ng inyong mga self-group leaders. Na in return, ay mabibigyan ako ng kabigatan. My friends, let us do what we have to do. Let us be a builder. Amen. Not a wrecker. Amen. I'd like to end my message with sa isang pamamagitan ng isang tula. Are you a builder or a wrecker? Alam niyo ba yung wrecker? Yes. Yung mga building dito sa Hong Kong para gumuho siya.
yung breaker nung unang panahon, canon, isang bola ng metal yun na ihahampas doon sa building para gumuhon siya. Ngayon ang ginagamit, dinamita. Okay? A controlled explosion so that the building is just going to disintegrate in an enclosure. Now, mayroon pong poem na, are you a builder or a wrecker? Listen to this. As I watched them tear a building down, a gang of men in a busy town, with a ho, hev, ho, and a lusty yell, they swung a beam and the sidewall fell. I asked the foreman, are these men skilled? And the men you'd hire if you wanted to build? He gave a laugh and said, no, indeed. Just common labor is all I need. I can easily destroy in a day or two what builders have taken years to do. I say that word again, very important. Maaari kong wasakin sa isang araw ang napakaraming taon na itinayo ng marami. And sometimes we are just like that. Remember the times when you build up your faith. Remember the many times that you have joined in ministry. Remember the many times that you have been with us. Remember the times how we contended for one another. Remember the times that we have labored. Huwag po natin sayangin yun. Huwag po natin sayangin na isang araw lamang ay guguho natin ang isang bagay na itinayo ng napakaraming taon. Can you imagine that? Huwag po natin i-flush sa toilet ang napakagandang ginawa ng Panginoon sa buhay. Amen. At sa buhay ng marami. Huwag po tayong selfish na tinitingnan lamang natin ang ating sarili. Tingnan po natin ang big picture. And I thought to myself as I went away, which of this role have I tried to play? Am I a builder who works with care, measuring life by rule and square? Am I shaping my work to a well-made plan, patiently doing the best I can? Or am I a wrecker who walks to town, content with the labor of tearing down? O Lord, let my life and my labors be that which will build for eternity. Your decision this morning is going to be, we'll leave its mark in eternity. And I want to let you know, only what is done for Christ will last. Amen? Only what is decided for the Lord is going to last. It is not what you decide for yourself that will last. It is what you're going to decide for the Lord that is going to last. Then, you will not fall on it. Then, you are not going to be a falling star. Amen? Let us all declare this morning, I am not going to be a falling star. I am going to be a shining star. Amen. Lord, I come to you, let my heart be changed. Growing from the grace that
I do not know if the Lord has spoken to you or not, but I believe He did. Alam ko na nag-usap sa iyo ang Panginoon, and if you are here this morning, you are the bride of Christ. You are the Lord's bride. Huwag mong tumisan ang mapapangasawa ng Panginoon. Maaaring yun ay ikaw o ang buong iglesia, kapatid. You are a part and parcel of a church. You are a part and parcel of this family. Hallelujah. Mahalin mo ang mahal ng Diyos. Dalangin ko na at idalangin mo sa umaga ito na hindi ka maging bahagi ng pagwasa. Ikaw ay maging bahagi ng paggagawa. Ikaw ay maging bahagi ng unity. Hindi ka maging bahagi ng disunity. Kapatid, the Lord will take care of His own. Hallelujah. The Lord will take care of you. At kung naririto ka in one way or another, the Lord has spoken to you. Maraming sinasabi niya na, ipaglaban mo ang iyong pananampalataya. Maraming naririto ka, sinasabi ng Panginoon sa iyo na, tumulong ka sa pagpapalakas ng pananampalataya. The Lord has called you for such. Hindi ka nang tinawag ng Diyos para magwasa. Hindi ka tinawag ng Diyos para lumayo na lang. Hindi ka tinawag ng Diyos para maging talunan. Ipaglaban mo ang pananampalataya. And the Lord is calling each and every one of us today. Let us all fight for a common cause. Let us edify one another. Pag-intingin pa natin ang ating pagpapalakasan sa bawat isa. And if you know that the Lord has called you to such this morning, or maaaring pinalalahanan ka ng Diyos na ganun nga, maging instrumento ka ng kapayapaan, maging instrumento ka ng kagalakan, I want you to lift up your hands wherever you are, sino ka man. Kung yun ang kasagutan mo sa hamon ng Panginoon ngayong umaga nito ay, yes, Lord, I will be a part of them that build unity. Lord, magiging bahagi ako ng mag-unite sa aming lahat. Hindi ako magiging kaparte ng mga disunity, Panginoon. Mga usapin sa pag-iba, mga usapin, Panginoon, ng pag-wasak ng buhay. I will be a part, Lord, of them that unite people in your name. Lift up your hands if you know you are. Kung alam mo na ikaw yun, taas mo iyong kamay. Let us all pray together. Panginoon, sa ngalan ni Jesus, Lord, nadalangin ko na ang buong iglesia nito ay matutunan nila, Panginoon, ang pag-build up ng kanilang most holy faith. Lord, ang buong iglesia nito, Lord, ay hindi maging kaparte, Panginoon, ng pagkakahiwa-hiwalay. Lord, ang iglesia nito ay hindi maging kaparte, Panginoon, ng mga bagay na nagwawasak sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus, na ang iglesia nito, Panginoon, will move forward, will have a breakthrough in the Spirit, in the name of Jesus. Lord, na ang bawat isa na naririto, Panginoon, ay magiging bahagi, Panginoon, ng pagkakaisa. Lord, I pray that you will raise up, Panginoon, mag-raise ka ng mga leaders, Panginoon. Leaders that will love that which you love. Panginoon, mag-raise ka ng mga leaders, Panginoon, na magmamahal ng mga bagay na iyong iniibig. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus. Father, I pray in the name of Jesus. Lord, Panginoon, dalangin ko na magpapadala ka, Panginoon, ng mga tao na magiging katuwang namin, Panginoon, sa paglaganap ng iyong salita, sa paglaganap ng iyong kaharian. Sa ngalan ni Jesus, Lord, give us, Panginoon, bigyan niyo kami ng mga tao, Panginoon, that will stand on the gap. Give us people, Lord, that will fight, oh God, for their faith.
In the name of Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Man has given the Spirit of the Lord a moment. The Lord is here. This is His church. This is the church of the Lord. This is not my church. This is not your church. This is the church of Jesus. And if He is Lord of this church, the Lord is calling you to be a uniter of this church, not a destroyer of this church. Hear the word of the Lord. Sabi po ng Panginoon, I will destroy him or her that destroys my church. Panginoon, maraming po salamat sa ginagawa mo sa aming kalagitnaan. Nais ko mang magbigay ng isa pang huling hamon. Kung ikaw ay narito sa kauna-una ang pagkakataon, marahil pangalawa, pangatlong beses mo na pumunta dito. Ngunit nalalaman mo sa sarili mo na wala kang ugnayan sa Panginoon. Narito ka ng dahil lamang sa kaibigan. Narito ka dahil napilitan kang dumali. Ngunit alam mo, wala kang commitment, wala kang ugnayan sa Diyos. Kapatid, marahil kanina habang nagsasalita ako ay nag-usap sa iyo, Panginoon, at maaaring ngayon ang kanyang banal na Espiritu ay kumakatok sa puso mo at sinasabi niya na ngayon na ang araw na ginawa ko para sa iyo. Ngayon na ang araw na dapat mong isuko ang buhay mo sa akin. Kapatid, huwag kang matatakot, huwag kang mahihiya. Hindi ako yun. Ang Panginoon ang siyang nagtumatawag sa iyo, hindi ako. Siya ang kumakatok sa puso mo. Sinasabi niya, ngayon na ang araw na dapat ay isubo mo ang buhay mo sa kanya. At kung hindi mo pa nagagawa yun, kapatid, huwag kang mananakot. Hindi mo pagsisisihan ang mga bagay na gagawin mo para sa Panginoon. And so ulit-ulit, huwag kang mananakot. Walang pupunyan sa iyo sa lugar na ito. Katulad mo lang kami, makasalanan, pinatawad ng Diyos. Ganun din ang gagawin niya sa iyo. Patatawarin ka niya sa lahat ng iyong mga kasalanan. Magkakaroon ka ng kalayaan. Alam mo, magkakaroon ka ng kagalakan na hindi mo pa nararanasan. Hindi mo pagsisisihan ito, kapatid. Kaya ulit-ulit, huwag kang matatakot, huwag kang mahihiya. Dahil mahal na mahal na mahal ka ng Diyos. And so ulit-ulit, sa kahuli-huli ang pagkakataon, kung ikaw nga nararamdaman mo ang katok na yun ng Panginoon sa puso mo, maaari bang itaas mo ang iyong kamay nais kung ipanalangin ka sa Panginoon? Yes. Yes, thank you for that hand. Yes, thank you for that hand. Yes. Yes, thank you for that hand also. Kayo na nagtaas ng kamay, maaari bang tawagin mo kayo dito sa harap? I will pray for you right here on the altar. Come. Come, buka mo niya. Come. Yes. Yes. Ulitin up your hands to the Lord. Dalawang kamay. Ulitin mo ang aking panalangin. Sabihin mo, Lord, salamat po sa mensahe ng aking narinig. Lord, salamat po sapagkat binuksan mo ang aking understanding.
Lord, patawad po sa napakaraming taon, sa napakaraming pagkakataon na ako ay lumayo sa iyo. Lord, ako po ay nagbabalik sa iyo. Tanggapin mo, Panginoon, ang pag-aalay ko ng aking buhay sa iyo. Lord, linisin mo ang aking kahapon. Linisin mo, Lord, ang lahat ng aking maling desisyong ginawa sa buhay. Patawad po sa lahat ng tao na aking nasaktan, sa lahat ng maling gawa na aking nagawa. Sa iyo, Lord, ako ay magtitiwala. Sa iyo, Panginoon, ako ay magbabalik noon. Salamat, Lord, sa pag-ibig mo sa akin. Tinatanggap ko ang pag-ibig mo, Lord. Sa iyo, ako ay magbabalik. Panginoon, sa ngalan ni Jesus, pinapatong ko po, Panginoon, ang aking kamay sa kapatid na ito. Lord, hugasan mo ang kaluluwang ito. Hugasan mo, Panginoon, ang katawang ito. Lord, maging pagpapala sa napakaraming tao, Panginoon. Talagay ko na magbukas ka ng pinto para sa kanya. Magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. And Lord, sa ngayon nga, Panginoon, ay naranasan niya yun. Sa ngalan ni Jesus, Lord, ang dalangin ko ang paglilinis ng banal na spirito sa katawan ito. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus. Father, in the name of Jesus, Lord, na naman ang naging bahagi ng aming kapatid na ito sa kanyang nakaraan. Dalangin ko, Panginoon, ang kapatahuran, ang kalinisan, Panginoon. Salamat, Lord, sa banal na spirito na siyang mananahan sa puso ng aking kapatid na ito sa ngalan ni Jesus. Father, in the name of Jesus, tanggapin mo, Panginoon, ang pagbabalik loob ng aking kapatid. Yes, yes. Can you feel the presence of the Lord? The Lord is here. Yes, Lord, in the name of Jesus. Lord, pinuputol ko ang lahat ng nagiging hadlang upang ang aking kapatid na ito, Panginoon, may makapaglikod sa iyo ng maayos. In the name of Jesus, pinuputol ko ang lahat, Panginoon, ng dahilan. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus. In Jesus' name, in Jesus' name. Father, I pray for a special blessing upon this soul, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the work of the Holy Spirit right now. In Jesus' name. Father, thank you, Lord, for... Thank you, Lord, for the spirit of forgiveness. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, yes. Thank you, Lord, for taking care of the concerns of my sister. In the name of Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat sa pagbabalik loob na ito. Sa iyo ay ibinabalik ang lahat ng papuri at pagsamba. Awitin po natin, minamahal, minamahal kita. Can you praise this people? Yeah.